Hello, good evening. Welcome to my channel. Ay, dito naman ako. So, yung mga gustong mag-subscribe dyan, mag-subscribe na. Yung mga ano, click nyo lang yung bell. Ako nga pala si Mel G. So, isang OFW dito sa Doha. So, ngayon, tatapos lang namin ang aming work at matutulog na kami. But before ako matulog, alam nyo naman, epidemic na yung COVID-19. So, bilang isang OFW is wala tayong vitamins. Hindi nga natin ma-afford bumili ng vitamins. Puro na lang ang palala sa Finas, di ba? So, kailangan natin palakasin ang ating immune system. So, lahat na na-try na namin, uminom ng salabat, pinakulong luya, lagi. Ano pa ba yung bawang? Iinom namin yung bawang tuwing umaga. Ngayon, itatry ko ngayon ang green tea with lemon. So, first time kong iinom nito. Kasi ang iniinom ko lang is black tea. Yun ang iniinom ko. Kung minsan ginagawa ko siyang iced tea. Maganda yan, lalo pag tag-init. So, itong green tea is maganda daw din to. Maganda sa katawan natin. So, green tea with lemon. So, kahit anong klaseng ano, na brand na pangalan ng green tea, basta green tea. Tsaka lagyan siya ng lemon. Maligam-gam lang siya. Para sa akin, nilagyan ko siya ng sugar. Para naman, hindi naman masyadong ano. So, ano nga ba mga benefits nito? Bakit kailangan din isama natin siya sa listahan natin para yung immune system natin ay lumakas? Kasi wala pang gamot sa COVID-19. So, ang tangin lang natin is mapanatili yung katawan natin ay healthy. Kasi lalo tayong mga OFW, kailangan natin ng ano ba yun? Yung kahit di ka nagtitik ng vitamins, kailangan mo yung mga ano ba, alternative na gamot or alternative na pagkain or organic na ano. Yun na yun. So, ano ba ang green tea? So, yung green tea, ano ba ang beneficyo nito? Yung what is the benefits of green tea? Marami, pero ilan lang ang i-reveal ko. So, inom muna ako. Habang ano, medyo marigam-gam pa. Ang green tea, ang pinaka-ano nito is antioxidant. So, antioxidants, alam nyo na yun kung ano man yun. Alam nyo na yun kung ano yung antioxidant. Antioxidant. Tama bang pronounce ko? So, it means anti-cancer siya. So, hindi sinasabi na nakakagamot siya sa cancer. Pero anti-cancer. So, it means may tendency na mapapalayo ka sa sakit na ganon. Alam nyo na? Gets nyo na? Yan. Ano pa? Ano siya? Maganda siya sa puso. BP. Maganda siya sa puso. Ang green tea. Lalo na yung mga katulad natin na medyo gumagana na yung edad natin. Gumagana na nga. So, kailangan natin uminom ng green tea. Kasi maganda sa puso. Except, doon sa mga bigo, mga broken-hearted or busted. Hindi siya kasama doon. Okay, maganda siya sa puso. Lalo na yung mga medyo may edad na. Tulad ni na mama ko. So, maganda ang green tea. Kasi isama natin siya sa ating mga daily lifestyle. Green tea, any kinds of name or product na ano, basta green tea. So, pwede daw ito sa mga, alam nyo na yung yon. So, maganda daw ang green tea pag meron ka mouth breath, mga bad breath. Pwede daw ito kasi pinapatay daw niya ang bacterias ng bunganga natin. So, you mean pwede ito sa mga chismosa. Kasi yung mga chismosa, di ba? Bunga nga ang puhunan. So, pwede rin siya siguro anti-chismosa.
Charot. So ito, green tea ay pwede sa bad breath. Kung alam natin na medyo ano, so inom lang tayo nito. Maganda daw. Naglilinis niya yung bakterya natin sa ating bunganga. Ano pa? Madami parang benefits ng green tea. Ah. Pwede ito sa ating brain, sa ating ulo, ay sa utak natin. So, maganda ang green tea sa ating brain. So, green tea is na good for our brain. In English ko na. English pa mo. So, it means, pag sumasakit ang ulo ko, dahil sa marami kong utang na babayaran, bayad sa kuryente, so, iinom lang ako ng green tea, marirelax ang utak ko. Kasi iinom ko siya. Maganda daw sa ating brain cell. Ano ba? Ang hirap mong pronounce. Yung pronounce ko, So, ito. Inom na tayo ng green tea kasi sa brain natin. So, maganda siya sa utak. Nagpaparelax siya sa ating utak. So, inom ka lang ng green tea. At ito, last. Na ewan ko kung totoo to. Sa kanila, ewan ko. Sa mga nagda-diet dyan. Kasama daw ito sa diet. Nagpapatanggal daw ng fat ng ating katawan ang green tea. Pero ewan ko lang. Ang totoo yun. Huwag ka na lang kumain, mas maganda. Sigurado papayat ka. Na, so, kasama ito sa mga nagpapapayat. Kung gusto mo magpapayat, is maganda daw ito ang green tea. Intindihan nyo? Alam nyo na. So, ito lang ang masasabi ko. Well, sa panahon ngayon, lahat na kainumin na natin. Kasi mahirap na, alam nyo na, nakakatakot ang COVID-19. As in, nakakatakot siya. Pero mas maganda, uminom ka talaga ng green tea kaysa dun sa mga alternative green tea na capsule. Yung mga, di ba, meron na rin mga ganun. Yung mas maganda, mas effective daw ito. Yung ganito, iniinom natin siya na maligam-gam. Well, hindi siya mapait. Para sa akin, maganda siya. Kasi nilagyan ko siya ng lemon. Kasi, mahirap na. Alam nyo na. So, ito na masasabi ko na mag-fry na lang tayo na. Malalagpasan natin to. Fry na lang. Yun lang ang pinaka-the best way para malagpasin ang COVID-19. Kasi, lockdown dito, lockdown sa atin. As in, down. Nag-down talaga. 2020. Ay. 2020. Disaster. So, hanggang dito na lang ang aking channel. So, this is Mel G. So, alam nyo na, isama nyo sa listahan nyo ang green tea. Maganda ito sa ating katawan, lalo sa ating immune system. Hindi ko siya pinopromote kasi Arabic yung nakasulat. So, hindi ko alam. Nagpabili ako sa amo ko, madam, bili ka ng green tea kasi kailangan. Hindi ko, mas ano pa to kaysa sa vitamins. Kasi ang vitamins, ano na yan, hindi siya organic. Ito organic. Organic ito. So, hanggang dito na lang. Subscribe, like, and click the bottom the bell. So, see you next my vlog. Sana naintindi niyo yung mga pinagsasabi ko. Well, ganito na lang. See you my next vlog.